Hello po, everyone. Ito po kami ngayon sa bahay lang. New Year po ngayon, January 1. Magpapa-adjust po ako sa isang si Sir Cyrus po. Cyrus Cahayon. Apo. Isa siyang chiropractor. Nagaan siya, yung bone setter. Bali, nag-home service po si Sir. Meron po siyang kanyang account lang yun. Facebook page niya is yung kanyang name is Cyrus Cahayon. Siguro lalagay ko na lang yung link ni Sir sa description box. Kasi meron akong frozen shoulder. Actually, second time ko na kay Sir nito. Yung una nito, kaming buong pamilya nagpa-adjust. Maganda yung outcome, kaya lang yung sa akin ay bumabalik. Siguro nilalamig or sa pwesto ng pagtulog, yun. Parang, eto mismo, parang muscle lang sumasakit sa akin. Kapag nagbigay kasi yan, at saka siguro ang isang nagiging cause, yung pagdadrag ko. Siyempre, ang more on na gamit ko kaliwa sa manibela, yung pagpilit na gamit. So, yan. Ipakita ko na lang din sa inyo kung paano ko, kung paano ako i-adjust ni Sir. Apo. Sige. Lagay po natin, i-relax po muna natin yung mga muscles mo sa likod. Hindi, pati po yung leg. After po nun, tsaka natin i-align. May iba pa po ba yung concern? Pagka ano po? Yung kabila, yung sa bandang sipo ko lang naman ang sumasakit. Sige po, check po natin. So, nakasal po ito. So, ito, nasakit po ito, no? Palagi na po siya, no? Pero nung huli natin, naitaas na po ito. Oo, diba? Nakakaangat yan natin. Sa paharap. Kulang pa rin, lagpas lang ng kalahati. So yun. Tingin po tayo sa kaliwa. Check natin. Okay, ito po ito. About 98%. Pero may sakit siya. Sa likod na rin. Oo, sa likod. Hindi ka. Sa spine. Dito po sa may, ano. Oo, hanggang sa likod. Sige po. So i-relax po mga akin. Massage ko po muna. Yun nga ako si Ernie, hindi pa siya nasulit nung natapos kaming lahat. Di ba inulit mo pa siya ulit? Oo, dahil nga, hindi kailangan din naman nung pahinga ng konti para hindi mabigla yung katawan ko. Diba mo na sa kanan para dyan, masakit niya. Hindi sa akin meron kasi. Meron din pala yung kanan ko eh. Oo, meron kasi din yan. Minsan hindi pwede yung alignment na ng alignment. Oh. Kailangan i-relax yung mga muscles kasi kailangan mag-adjust din yung muscles sa bones natin. Lalo nang naramdaman yun yung pa-masahe kami, pa-service din kami dito. Yan yung dati niya, yung sa kanan. Ay, kaliwa po yata yun. Oo, oh, yun lang. Oo, masakit ko ngayon. Higilot naman pa po itong yung nagawa ko mamaya. Ganun ba? Tapos mararamdaman yung pagkakaroon. Kaya niyo pong mga paparaan ko. Sa ganun? Dito po yung paa. Ah, yung paa. Di ba sa ano ka rin, massage therapist ka rin? Apo. 2006 reflexology pa lang po yung that time. Ah, reflexology. Wala pang massage therapy na NC2. Eh, lahat all-in-one ka pala, pati reflexology. May pinasukan kami. May pinasukan ka mga ano dati, clinic. Meron po. Nagkatrabaho po sa spa dati. Ngayon, ang ginagawa ko pag nasa spa ako, hindi ko sinusunod yung routine nila eh. Kasi may sarili siyang ano. May sarili akong routine kasi ini-specialize ko nga yung likod. Kung ano yung concern talaga. Tapos pinabawasan ko ng oras sa paa, sa kamay, para maipunta sa likod o sa kung ano yung concern talaga nila. Kaya kahit na bago pa lang ako noon, maraming mga bumabalik-balik na agad sa akin. Ikaw hinahanap. Ako na hinahanap. Ilan taon na inaano yan ba? 2000, kaya nag-start, no? Kanyan. 2006 po yun eh. Tapos nag-start ka mag-freelance? Hindi po yun. Ah, yun dito na yun? Tampo.
Kasi may idea na ako ng hilot dati kasi ang mother ko ay asthmatic. Hinihilot-hilot ko na, bata pa lang ako. Meron pa talagang ano. Kaya nung pagpasok ko pa lang ng reflexology, nag-number one ako sa klase namin kasi may alam na ako agad sa hilot. Yung iba, zero eh, zero knowledge eh. Kumbaga, may tigas na agad yung naliri, ganyan. Saka may passion din kasi ang ano eh, yung paghihilot, hindi lang siya yung basta pag-anan lang ng kamay, pag-anan lang, ganyan nga. Masakit ito. Itong pagkakahawak ko sa balikat ko, masakit. Masakit na agad. Ito dito siya sumasakit. Ito yan. Yung muscle dito. Yan, masakit. Parang batak na siya. Pero ito pa naman, wala pa. Wala. Dito siya gumuguhit. Dahil yung, hindi ko nga halos maabot tong kabi ng shoulder. Sige, kung ano lang abot ninyo, dito hawak ko lang kayo sis ko sa baba. Alalayan pa lang. Ang masaklap kasi sa kanya, katulad niya, nakaharap siya sa right, sa left side niya pag natutulog. Eh pag naggalaw na siya, yung pagkakatulog niya, kumasakit na yung braso niya. Nagigising na siya sa sakit, hindi na siya nakakatulog. Usually kasi talaga sa gabi atake niya. So, yung madidiin siya. Hindi siya nakakatulog kasi. Kasi parang sa yung frozen talaga siya, as in parang sobrang kiro sa madaling araw. Tsaka nag-merienda. Usually na matatak. Ito na. Narimbiyan naman lang talaga yung kalimba. Inhale. Exhale. Inhale, ma'am. Exhale. Inhale po. Exhale. Relax po yung kanilang balikat. Ako yung pagaganyan yung kapao. Talaga napaaray siya. Oo. Nagulat siya kami. Magpilipo tayo. Parang walang laban to rin. Parang walang laban yung nalulupaypay ka na ano eh. Manana tayo para. Nabugbog ka lang. Nalulupaypay ka na ano yung mga parang kaugat na po ba? Parang wala pa lang siyang laban. Wala pa lang. Oh. Ayon sa frozen ano mo, shoulder. Chiropractor ka talaga by profession? Ay, hindi po. Ano, bone setter po ang ano sa amin eh. Bone setter ang tawag sa kanya. Anong kaibahan nun sa chiropractor? Ang chiropractor po talaga, nag-aral talaga sila sa Amerika. Ah, wala dito sa atin? Wala pa pong chiropractor sa Pilipinas. Dito sa kinukonsider dito. Ngayon, meron mga chiropractor talaga rito, pero hindi sila accredited ng Philippine actually, government. Actually, kahit naman sa ibang bansa, ang mga chiropractor hindi yung kinukonsider as real doctors. So, anong tawag sa'yo? Bone setter po. Ah. Eh, paano kung hindi bone ang problem kung nerves? Pagka nerves po yung problem, ma'am, ina-align lang namin spine. Oo. Kasi doon usually naka-lay down din yung mga nerves natin. Oo. Yun then, kasi ang ano ko sa chiropractor. Kasi sabi nga nila, most nung pain ko, dahil ipit na yung mga nerves ko. Mm-hmm. Kaya, kumbaga, ina-adjust nila ako para lumuwag yung pagkakaipit para maging free yung nerves. Ganun daw. Ang ginagawa ko usually, kasi muscle nerves, kailangan nire-relax ko po muna yung mga muscles. Mm-hmm. Then, tsaka ako po nag-a-align. Mm-hmm. Or lagotok. Oo.
Eh, kaso nga, ang isa rin paliwanag sa akin, hindi lang inuho ng isang session. Dapat marami. Hindi nga po, ang pros and shoulder, actually, hindi lang talaga, lalo yung level po ng pagtaas niya, mapantay lang. Usually, session talaga to. Minsan, kailangan tatlong session, apat. More, oo. Or more. Okay. Kung talagang fully recovered talaga yung gusto talaga na ano. Same time, yung exercises nga po na nire-recommend natin. So yung exercises mo, yung nakadikit ka sa wall? Ganun. Yung meron pong yung kinakalakit yung finger. Meron nakadikit ang ganun eh. Oo. Nakaganun sa wall yung ano nila. Maraming mga ano exercises din. Ako nga, hindi na ako makaabot ng bra sa likod. Ganun din. Hindi sa kanya. Pero hindi ako frozen shoulder. Well, yung kanya, yun pa lang. Bakit yun na ako kung tayong kanya? Huwag naman. Yung magtanong ka pa, inano namin siya. Ano pangalan mo, Doc Willio? Cyrus. Kasi hindi po talaga ako doktor eh. Na-experience ko kasi nga po yung chiropractor 2006 din. Doon ako nagka-interest talaga mag-aral na. Kasi dati hindi pa talaga kilala eh. 2006, wala pa halos ka marinig na ganun eh. Sa isang networking company. More of physical therapies lang talaga eh. Even si Doc Ron, ganun din, nung sumisikat na, inaral din niya. Pero kagandaan sa kanya, may education talaga na inaaral yung nervous system, skeletal. Tsaka yung mga numbers ng mga spine. Yung cervical, thoracic, lumbar part. Tapos ang isa nga din ano sa akin, nag-start na ako ng scoliosis. So, nag-turn itong pelvic bone ko to the left yata. So, nag-start na siya mag-twist. Tapos, ito daw yung dito ko is masyado nang dikit-dikit yung iba kong spine dito. So, kaya kumbaga, every morning, normal na yung headache. Kaya isang gusto ko sanang ma-adjust yun. Oo, ganun nga. Ganun talaga. Kaya alam sa akin, minsan nga, maabot ako ng 14 sessions. Kailangan pala sa inyo magtuloy-tuloy yung inyong sessions. Sabay tayo. Pero may clinic ba kayo? May regular work pa po ako. So ito ginagawin ko. May passion, tsaka may ano lang, sideline, ganun po. Kasi sa mga, yung everyday work ko kasi is as microfinance. Nagte-therapy din ako sa mga clients ko nang walang bayad. Kasi nga, konsuelo ko sa kanila. Mga nanay kasi usually puro pagod, walang rest day. Everyday work. Yun pa din ang isang paliwanag sa akin. Kahit i-adjust mo, i-adjust. Tapos yung normal work namin, heavy load. Yung pinanggagalingan ng sakit. Napatarelax muna tayo. We wish. Dapat magbakasyon muna tayo. We wish. Dito wala sila masyadong may kita rito kasi nire-relax ko lang yung mga muscles. Pero masakit hanggang dyan, yan. Kasi nga, ano nga, yung siguro nga napobia na yung katawan mo na konting kilos kaya nga na gano'n. Ayoko, sakit, saka ayoko nang gawin. Hindi niya na, hanggang saan na, hindi na nagmo-move yung... Halos hap na. Oo. Ito. Bakit? Stiff? Masyadong stiff? Ano niyo po na meron siyang okay. Lower back. Oo, inaano niya rin yan madalas, yung lower back niya. Baka ako nalalamig naman eh. Yung pinagpapawisan, di ba, minsan bumabaksak ang pawis natin sa likod. Bawal magbasa, tsaka dat nakaligo na siya. Hindi, naligo naman na siguro yung panino. Inhale po. Na-absorb talaga na nga. Kailangan matigas-tigas. Bingla, may tigas-tigas talaga eh. Naman pala tayong chiropractor dito, si Doc Kim. Sa BGC branch. Marami dito. Marami dito. Kaya lang hindi kaya ng ano. Kaya ng budget. Mahal talaga eh. Hindi naman. Pero kasi nakita ko lang yung video niya. Inagbagyo kami last time, doon pa ako magpakairo. Pero mura yun. Kahit na. Bagyo pa. Hindi ganun din. Yun nga lang yung biyahe mo. Sa mga ganyan, nakakatulong ba yung gun massager? Opo.
deep tissue nga po yung ganun. Pwede namang self-massage yun. Apo. Kaso nga lang tatamarin ka pag ikaw yun. Oo, masarap yung nagagano'n. Tapos sa part naman na nagagano'n, nakakataman din lalo. Oo. Kasi, oo. Nakakataman sa part naman yung nagagano'n. Lalo pag family member. Hindi, may pain ka ma'am? Meron, pero hindi siya ganun ka... Parang yung relief siya pagka hinigot. Ganun talaga. Pag naka-ready ka na. Ano yung sumakit mo dito? Masakit siya, oo. Pero hindi ka gaya nung kaninang ginanong. Ano, dito siya kanina? Ah, gusto na. Oh, gusto. Time to watch. Ano siya? Parang yung kailangan. Gusto ko yung gilin. Sa paa. Kailangan ko sa paa. Parang maraming nakapila. Sa kayo ko pa naman nakapila. Dude, dinig na dinig. Parang pumiwalay. Parang may nakuntog na bata. Parang may takbo sa paa. Parang nakuntog. Tapos yun na 1 inch niya. Si Harun. Yan, yes, saligay. Ayan na, crunchy. Umigay, umigay. Pahinga natin sa video. After ng adjustment ko, medyo masakit pa rin siya. So, sa case ko daw ay kailangan ng series of session or therapy. So, kailangan ulitin pa yung aking adjustment. So, abangan nyo po yung aking susunod na session kay Sir Cyrus Cajon. Pero yung aking mga hipag naman po ay maganda naging outcome sa kanila. Ito po yung kanilang mga video. Yung susunod po ay therapy ng aking mga hipag. Maglalaban po. Buti din nasa pak. Kung ina-advise minsan pagka buong katawan na halos masakit, liquid oxygen. Kasi minsan, yung pain ng buong katawan na hindi na normal kasi wala namang activity. Pero masakit lahat. Kulang sa oxygen. Ina-advise ko ng liquid oxygen. Ano yung liquid oxygen naman? Tubig siya na maraming oxygen. So oxygenated water. Oxygenated. Saan nakukuha yun? Merong company talaga nagpo-produce na. Connected din po kasi siya niya. Amaya, pag ginilit naman natin, pataas naman. Ang sample ng liquid oxygen na yun. Parang kailangan na natin. Parang tubig, o. Kailangan marami siyang oxygen. Di ba yung water is H2O? Siguro yung H2O2. Mas marami oxygen. Meron parang gano'n naman. Sa mga asthmatic, mga inoculate. Uy! Baka nga yun ang kailangan. Mga asthmatic kasi. Ayan. Massage, Haru. Sige, massage mo. Yeah!
pag-uwi ng kamay ko, kaya hawak ng bata. Hindi ko kaya. Ay, hindi madumi kamay ko.